So guys, good day sa inyo lahat. Ako nga pala sa Pinas News TV, ang tagapaghatid sa inyong balita, mga balita na nangyayari sa Pilipinas, mga politics, trending news, celebrities, at weather updates. Sa tingin araw na to, ang ihatid ko sa inyong balita ay tungkol sa COVID-19 updates na naitala noong January 1, 2021. Wala na nga aking balita guys, Miguel, shout out para sa inyong lahat and happy new year sa inyo din. Mag-ingat po kayo lagi sa inyong katawan, lalong lalo na ngayon panahon ng pandemic. At kung lalabas man po kayo sa inyong mga tahanan, huwag niyong kalimutang magsuot ng face mask at saka face shield, at lagi po kayong maghugas ng inyong mga kamay. At ngayon guys, ipagpatuloy na natin ang ating balita. Nagdala ang DOH ng 1,765 bagong COVID-19 na kaso sa araw ng bagong taon. Yan po ang sabi ng Department of Health ng Pilipinas. Patuloy ang ating balita ngayon. Intro muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood at tiwala at suporta. Salamat guys. Salamat ka lang sa aking channel. At please, sinasansang napagpag ka dito. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta, mga kaibigan, kapamilya, kapuso. Maraming salamat. At welcome ka dito sa maliit kong channel. Ang laptop naman ang gamit mo, huwag mong kalimutan i-like. Pindutin ang subscribe. Bell. At personalize. At kung safety naman, huwag kalimutan mag-like. Subscribe. Pindutin ang bell. At saka all. Para updated ka sa akin mga daily videos. Nakakalungkot nga ng balita na sinabi ng DOH na sa bagong taon, January 1, 2021, nagtala sila ng 1,765 bagong kaso ng COVID. Kaya guys, please do ingat-ingat po sa inyong sarili. Kasi nakasalalay sa inyo ang kaligtasan ng at buhay ng inyong pamilya. At pagpatuloy na po natin ang balita, nagdala ang Pilipinas ng 1,765 bagong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 noong Biyernes, na itulak ang bilang ng buong bansa sa 475,820 ayon ng sa Department of Health. Ang kagawaran ng kalusugan o DOH ay nag-uulat din ng 106 bagong mga nakuhang muli na nagdala ng kabuuang bilang ng pagbawi sa 439,895. Apat na nasawi ang naitala na tumagal na bilang ng mga namatay sa 9,248. Inulat ng Davao City ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso na may 100 kasunod. Sunod ay ang Rizal na may 99, ang Cavite na may 71, ang lungsod ng Quezon na may 70 at ang Maynila na may 69. Ang mga aktibong kaso ay nasa 26,677. Ito, 81.9% ay banayad na kaso, 9.8% ay walang sintomas, 5.1% ay nasa critical na kondisyon, 2.7% ay malubhang kaso, 0.44% ay nauugnay sa katamtamang mga kaso. Inuulat din ng Department of Health
Sa kasalukuyan, 64% ng mga intensive care units or ICU ay nakatuon para sa COVID-19 ay magagamit pa rin, habang 69% ng mga hiwalay na kama ay inilaan para sa mga pasyenteng ng coronavirus ay nanatiling walang tao. Dagdag nito na 78% ng mga ward bed para sa mga pasyenteng COVID-19 ay magagamit pa rin, at 80% ng mga ventilator ay hindi nagamit. Maraming salamat po sa iyong panonood at suporta. Salamat. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga latest update in the future. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you and God bless. Manatili po tayo lagi sa ating tahanan. Makamuhin ligtas ang ating pamilya, ang ating sarili, ang ating kalusugan. Gusto namin.